infected a lot more of people. And it goes on and on until it became an epidemic. But what if Demi stayed at home? Then those two wouldn't have contracted the virus. Then those people would have not been infected. This is not just your battle, it's everyone's, and you can be a huge help. Follow social distancing, or better yet, stay at home. Malaking tulong sa bawat pamilyang Pilipino ang home gardening. Hindi lang makakatipid dahil hindi nabibili ng kakailangan ng pagkain, makakaiwas pa sa kakulangan sa nutrisyon. Bawat pamilya ay nagtatanim kahit sa maliliit na container o paso, nakasisi ay itong tingnan, lalo na't kung ito'y iyon ang aanihin. Kapag may kalamidad, tumataas ang halaga ng pagkain at nagkukulang ang supply nito. Kung ang lahat ay may panahon sa pagtatanim, kahit sa sariling bahay o sa bakuran, pwedeng ibenta ang sobrang ani. Kung lahat tayo ay nagtatanim, hindi ka na mamumroblema sa budget. Tiyak pa ang seguridad sa pagkain. Ang tanong ng lahat, ano pa ang mangyayari sa Metro Manila at iba pang mga lungsod at probinsya pagpasok ng Martes, June 16? Konting intay na lang po, mismong si Presidente Duterte po ang haharap at kakausap sa taong bayan sa Lunes, June 15, para i-anunsyo ito. Yung mga naglilik po ng dokumento, hayaan nyo naman pong Presidente na ang mag-announce. Okay, so hindi po natin pamumunahan ng Presidente sa kanyang announcement. At besides, meron pa pong mga apila na mangyayari, so yung listahan po ay hindi pa pinal. Ko-confirm ko po na meron na tayong mga recommendations, pero ang mga recommendation po hindi pa po pinal. So kung kayo po ay magko-quote sa isang leaked document, that's your lookout, po pwede po yung magbago at magiging fake news ang inyong ibabalita. Nagpulong pa rin po ang ating miyembro, mga miyembro ng IATF kahapon, June 10, at itong ilan sa kanilang naaprobahan. Una po, kinilala ng IATF na kailangan ipagpatuloy ang contact tracing at i-maximize ang paggamit ng Stay Safe PH. Ang mga sumusunod na mga kasunduan ay ginawa ng IATF para sa paggamit at management ng Stay Safe PH application. Ito ay para mas masiguro ang pagsunod sa relevant cybersecurity, data privacy at confidentiality laws. Nagkaroon po ng Memorandum of Agreement o iba pang kasunduan na ipinasok ng Multi-Technology Corporation or Multi-SIS at DOH tungkol sa donation at paggamit ng Stay Safe PH application. Kasama rito ang source code, lahat ng data, data ownership at intellectual property. Ibig sabihin po, lahat po ng mga rinireklamo ng mga kritiko ng Stay Safe PH, lahat po yan ay binigyan ng atensyon ng IATF at ang gobyerno po ang magmamayari ng data. Ang function ng Stay Safe PH application ay dapat limitado sa collection ng data habang ang lahat ng collected data ay dapat i-store sa DOH COVID Kaya system. Panghuli, bilang bahagi ng donasyon, lahat ng data na kasalukuyang nasa database ng Stay Safe PH ay dapat ilipat sa COVID Kaya.
Binigyan ang mutaisis ng 30 araw mula sa petsa ng resolusyon na ito na sumunod sa mga nasabing direktiba. Kung hindi, ang endorsement ng IATF na ang Stay Safe PH ay official contact tracing application ng gobyerno ay babawiin at dapat ilipat ng multi-sys ang data sa na collected at stored sa Stay Safe PH sa DICT. Dahil po sa mga rekomendasyon nito, nasagot na po lahat ng pula ng mga kritiko kasama na po yung mga pula na inilabas ni dating Undersecretary Rio. Gobyerno na po ang magmamay-ari ng datos. Wala pong ibang maghahawak niyan. Gobyerno lamang. Pumunta naman tayo sa rekomendasyon po ng Department of Trade and Industry sa protocols para sa reopening ng dine-in food establishments. Ito po ay good news sa mga nagtatrabaho sa mga restaurants at yung mga namimiss nang kumain sa mga restaurants. Papayagan na po ang hanggang 30% capacity sa mga restaurants maski meron pong GCQ. Ano po ang kondisyones? Kinakailangan siyempre yung minimum health standards ay maobserba. Okay? At kinakailangan po merong post-audit mechanism na pamumunuan ng DTI, DOLE, DOT, DOH, DILG at LGU Health Office at iba pang deputized organization para masiguro po na ang mga minimum health standards ay nasusunod. Sa balita naman po sa panlabas na relasyon, well, nagkausap po ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ang Prime Minister Narendra Modi ng India noong Martes ng gabi, June 9. Napag-usapan po ng dalawang leaders sa telepono sa request ng gobyerno ng India na tumagal ng 25 minuto. Ito po ang salient points ng kanilang napag-usapan. Nangako si President Duterte at Prime Minister Modi na magtutulungan sa laban kontra COVID-19. Nagpasalamat ang dalawang leaders sa tulong na binigay ng bawat isa sa repatriation ng Filipinos at Indian nationals na naapektuhan ng lockdown dahil sa pandemya. Nagkasundo ang dalawa na paintingin pa ang kanilang kooperasyon sa konteksto ng ASEAN-Indian Dialogue Partnership kung saan binigyan diin ng Pangulo ang pagpapalakas ng public health system at food security at pagtawag sa India na suportahan ang ASEAN Response Fund for COVID-19. Tiniyak naman ni Prime Minister Modi sa Pangulo ang supply ng abot-kayang gamot at COVID-19 pharmaceutical products mula India, kasama na ang hydroxychloroquine. Haba nun ah. Sinabi rin ni Prime Minister Modi na makikinabang ang Pilipinas sa vaccine na dinidevelop ng India. Ating gunitain rin na noong Martes, June 9, ang ika-45 anibersaryo ng pagtatatag ng diplomatic relations ng Pilipinas at People's Republic of China. Sumulat si Presidente Xi sa ating Pangulo where he mentioned the significant progress of Philippine-Chinese relations. Binanggit ng Presidente ng China na lumalim ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa at lumawak ang kooperasyon ng dalawa sa iba't ibang larangan dala ng Belt and Road Initiative. Sinabi rin ni President Xi na handa siyang makipagtrabaho kasama ang Pangulo para tuloy-tuloy na maiangat ang Philippine-Chinese relations of comprehensive strategic cooperation na sa mas mataas na level. Sinabi rin ni President Xi na he feels keenly for the Philippines amid the ongoing outbreak of COVID-19 and is willing to work together with the Philippines to overcome the pandemic. Isang magandang balita po, umuwi na po sa Pilipinas yung na-pardon na OFW mula sa Bahrain na binalita natin nung isang linggo. Ito po yung OFW na si Roderick Aguinaldo, no? Na una ninyong narinig sa ating press briefing, no? Matatandaan na nasabi ko na sumulat si Presidente Duterte sa hari ng Bahrain para humiling sa na mabigyan ng royal pardon ang ating mga kababayan na nakakulong doon. Pumunta naman tayo sa sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Nakikiramay po kami doon sa pamilya ni Michelle Silvertino.
na binawian ng buhay habang naghihintay ng masasakyan pa uwi sa probinsya. Nakipag-coordinate po ang DSWD na kanila, sa kanilang field office para ma-assist ang pamilya ni Michelle. Wala pong gustong mangyari ito, pero gagawa na po tayo ng hakbang para hindi na po maulit ang nangyari kay Michelle. Nagsimula na po ang DSWD-NCR na tulungan ang mga stranded noong isang linggo pa. May mga estudyante rin po na tinutulungan nating makauwi. Mangyaring tumawag po sa DSWD Crisis Intervention Unit sa numerong 8734-8635. Ulitin ko po, 8734-8635. Nananawagan din po kami sa mga lokal na pamahalaan. Kung meron po kayo napapansin ng mga stranded sa paligid ng mga bus stations at dyan po sa Pasay sa airport, ipagbigay alam din po sa DSWD kung hindi po natin mabibigyan ng tulong. Now, dahil nga po dito sa nangyari kay Michelle, meron na po tayong bagong pulisiya na tutulungan ng gobyerno ang lahat ng stranded, yung mga nasa airport at sa mga bus. Inaasikaso na po ito ng DOTR. Dadalhin po ang mga stranded doon sa area ng airport at saka dyan sa mga bus sa Pasay sa Villamor Golf Course for rapid testing. Hinihintay na lamang ang approval ng Villamor kung sila ay pansamantalang maninirahan doon habang inagragaan tayo ng kanilang flights o kaya mga bus pa uwi. Nagpapasalamat po tayo sa DILG, sa NTF, sa kanilang tulong. Pero paalala lang po sa ating mga kababayan, marami pong manloloko ngayon, lalong-lalo na dyan sa mga na-stranded sa airport at sa ating mga bus stations. Ang mga nakita natin locally stranded persons ay nagiging biktima ng panloloko, pinapangakuan po ng trabaho sa ibang bansa at sinasabihan pumunta sa airport para sa kanilang flights. Mag-ingat po tayo sa ganyan. Huwag po tayong maniwala, huwag tayong magtiwala. Binabalaan din po natin ang mga illegal recruiters, hindi po bulag ang gobyerno. Alam natin po ang inyong illegal na gawain, itigil niyo yan po dahil kilala po natin kung sino kayo. Kalaboso po kayo. Ano naman po ang sitwasyon ng COVID-19 sa ating bansa? Well, umabot na po sa 23,732 ang mayroong sakit na COVID-19 sa buong Pilipinas ayon po sa pinakahuling datos ng DOH. Patuloy po ang pagtaas ng kaso ng mga gumagaling. Ngayon po, meron na tayong 4,895 na mga nag-recover. Samantalang, 10 naman ang naidagdag sa mga nabawian ng buhay, kaya ang sumatuta na mga namatay po dahil sa COVID-19 ay 1,027 na po. Okay, tapos na po ang ating presentasyon. Simulan na po natin ang ating, bago po tayo mag-open forum, meron nga pala tayong bisita ngayon. Ito po ang napakagaling, napakabata, Acting NEDA Director General, Karchua Vizcay. Alam ko ang pangunahing nasa isipan ng bawat Pilipino ngayon, ano ba ang strategiya ng gobyerno para makarecover dito sa COVID-19? It is with pride that I present to you Secretary Karchua. Sec, the floor is yours. Magandang tanghali po. Naririnig niyo po ba ako? Opo, naririnig po namin. Okay. Sige, maraming salamat po at sa mga nakikinig sa atin, magandang tanghali din po. Ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayon ay yung ating Philippine Progreso or yung Philippine Program for Recovery with Equity and Solidarity. Ito ang ating recovery program para maibalik natin ang bilis at paglago ng ating ekonomiya para maibalik po natin yung ating mga trabaho at yung mga income natin. Pero bago ko po ipaliwanag ang laman ng Philippine Progreso, gusto ko po muna bangkitin ang karanasan natin bilang bansa. Yung taong 2016, yung pagpasok po ng administrasyon ni Pangulong Duterte, meron po tayong vision. Ito po ang ibaba ang antas ng kahirapan or poverty rate from 21.6% hanggang 14% by 2022. Ibig sabihin po, 6 na milyong Pilipino ang dapat maiangat natin mula sa kahirapan. At gusto rin natin maging isang upper middle income country tulad ng Thailand at China. Tapos kung tuloy-tuloy po ang ating reforma at yung pagbabago ng ating bansa,
by 2040, baka ang gusto ko na rin makakamit yung wala nang mahirap or yung extreme poverty eradicated at yung ating bansa maging isang high-income country tulad ng Japan at South Korea. So yun po ang ating vision. At ang totoo po, by 2018, nababa na po natin ang antas ng kahirapan. Na-revise po yung 21% to 23%. Pero 2018 lamang ay nakita na natin bumagsak ang poverty rate to 16.6%. Ibig sabihin, yung 6 na milyong Pilipino na dapat maiangat natin mula sa kahirapan by 2022, nagawa na natin yan 4 years in advance or in 2018. At iyan ay isa sa mga magandang accomplishment ng Duterte administration. At tutuloy po natin ang bilis ng pagbaba ng kahirapan. In 2016, nangako din ang ating Pangulo na magkakaroon po tayo ng 10-point socio-economic agenda. Tuwing makikita niyo po yung kulay green, ito ay, ang ibig sabihin nito ay na-accomplish na natin by 2019. Yung kulang na lang na gusto po natin gawin by 2022, yung mga nakakulay yellow. So ano po yung mga na-achieve natin? Yung una po, yung to sustain macroeconomic policies. Yung pangalawa po, yung tax reform. Yung pangatlo po, yung ease of doing business. Yung pang-apat, yung ating infrastructure or build program. Yung panglima po ay nasimulan na natin sa pamamagitan ng pagpasa ng rice tariffication, pero marami pang areas ng agriculture na pwede pang bigyan ng tulong. Yung pang-anim, yung land management, hindi pa yan nasimulan, pero gagawin na po natin yan. Yung pang-pito ay human capital development at yung isa sa mga ginawa po natin ay yung universal healthcare. Yung pang-walo, yung science and arts, so tuloy po natin gagawin yan dahil naipasa na yung Innovations Act. Yung pang-siyam ay yung social protection at dito po gagamitin yung national ID at yung pang-sampo, yung reproductive health law. So ito po yung mga na-accomplish natin between 2016 to 2019. Kaya pagpasok natin ng 2020, the Philippines actually has one of the best or strongest growth prospects. We built on past reforms and solid macroeconomic management to do better. Between 2016 to 2019, we were among the fastest growing economies. Yung ating GDP growth or paglago ng ekonomiya ay 6.6%. We were actually likely to become upper middle income country in 2020. Ibig sabihin, yung pangako natin na 2022, mukhang dapat pwede ma-advance natin to 2020 bago nangyari yung COVID. Tapos dahil sa ating build program, nakakita po tayo ng one of the lowest unemployment, underemployment, and poverty rates in our history. We also have a very strong fiscal position at yung ating debt-to-GDP ratio, ito ay pinakamababa in many decades. Umabot po yan ng 39.6%. Tapos yung international reserves natin sa central bank ay $89 billion. At dahil dito, kinilala po ng International Credit Rating Agency ang ating bansa with a BBB+ credit rating. Ibig sabihin, maganda po ang ating credit standing. Pag tayo ay umutang para sa ating development projects, mababa po yung interest rate na nakukuha natin, as low as 2.5% lamang. Ang halimbawa po nito, kung tayo ay uutang ng 1 trillion pesos dahil sa COVID crisis, at may savings pa tayo na 1% interest rate dahil maganda yung credit rating natin, ay makakaipon po tayo or may savings pa tayo ng 10 billion pesos per year. So yan po ay, imbis na gamitin pambayad sa utang, ginagamit po natin yan sa social services at sa infrastructure. At dahil sa ating mga reforma, tayo nakakakita ng magandang economic and social outcome. So, dahil sa conservative and responsible fiscal management, dahil sa ating tax reform, dahil sa ating structural reforms, lalo na po yung rice tariffication, at sa ating build program, ay humaharap po tayo sa taong 2020 na mas handa para masolusyonan itong COVID-19 crisis. So, kung hindi po natin ginawa ang tax reform, kulang po ang pondo natin para tulungan yung mga negosyante, mga businesses at yung mga mahihirap para sila ay matulungan habang wala pong income or trabaho sa COVID crisis. Pag wala po tayong rice tariffication, mahirapan po ang mga Pilipino na bumili ng
affordable na pagkain tulad ng bigas. Dahil sa rice tariffication na ibaba natin ang presyo ng bigas by 10 peso per kilo. Ang problema lang ay hindi natin inaasahan na sa taong 2020, meron po tayong mararanasan na increasing number of shocks that affected the economy. Simula sa Taal Volcano eruption sa January, yung pagbaba ng tourism and trade dahil sa global pandemic, at yung desisyon natin na mag-impose ng enhanced community quarantine starting March dahil ang priority natin ay yung pag-save ng lives. Kasama na rin yung ating ang buhay ng ating kapamilya at mga kaibigan. At dahil sa nangyari ay nagpasya yung gobyerno na mag-propose ng isang phased and adaptive recovery approach. Ito po yung ating recovery program. Mayroon po siyang tatlong stages. Yung unang stage ay yung emergency stage. Ito yung nangyari from March to May. At yung analogy dito ay yung ating pasyente, ang pangalan ay Pilipinas, ay intubated siya sa ICU or sa intensive care unit. At yung instrumento natin para tulungan ang mga naapektuhan ay yung Bayanihan to Heal as One Act. At yung laman nito ay yung budget and procurement flexibility para ma-allocate po natin yung scarce resources to provide subsidy to the poor and low income, to provide small business with a grace period in the payment of taxes or loans or rental, at para magbigay rin ng wage subsidy. Nandito rin po yung support natin to the key sectors in agriculture and OFW at yung tulong natin sa healthcare system. Ang total amount na binigyan po natin sa Bayanihan 1 ay aabot na sa 550 billion pesos. Ngayon ay nasa recovery stage na tayo. Ito yung ginagawa namin programa sa with the help of Congress. Ang analogy po nito, yung ating pasyente, ang Pilipinas, ay nagre-recover na at nasa regular room na ng hospital at binibigyan po yan ng dextrose. So yung mga instrumento natin ay yung Bayanihan 2 to recover, yung guide, yung fist, at yung create. Yung guide ay isang mungkahi namin na tulungan ang financial sector para pwede po silang magbigay ng mas maraming tulong sa business sector through low interest loans at credit guarantees. Yung FIST ay isang paraan para matulungan natin yung mga bangko na mag-dispose ng bad assets or loans para mas marami po silang pondo para maibigay or matulungan yung mga micro, small, and medium enterprises natin. At yung CREATE ay yung tax incentives na bibigyan natin sa lahat ng maapektuhan ng COVID. At ang laman po nito basically ay itutuloy yung budget and procurement flexibility, yung reprioritization ng 2020 budget, yung pag-resume ng priority build or BBB program, yung pag-support ng demand side through income and job support, yung pag-support sa supply side, pagbibigay natin ng liquidity and equity infusion and guarantee through the financial sector, at yung mga targeted tax incentives. At yung third stage ay sisimulan natin sa 2021, pero yung pagplano ay nagsisimulan na. Ito yung gumaling na yung ating pasyente, yung Pilipinas, at nasa bahay na siya at tumatanggap na ng, umiinom na po siya ng vitamins. At yung idea po natin dito ay to have a healthy and resilient Philippines. So ang mangyayari po dito, yung 2021 and 2022 budget ay re-reorient natin so that yung priorities ay nasa healthcare, sa food production and value chain, sa build program, sa digital transformation, and so on. At meron po rin po tayong mga structural reforms para tulungan at maging mas resilient ang ating bansa in case na bumalik po yung virus or may iba pang mga crisis. At kasama po dito yung Balanced Regional Development through the Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita.
Magandang tanghali, Pilipinas. Ngayon ay Huwebes, Hunyo 11, 2020. Ito ang Agila Balita. Sabay din tayong napapakinggan sa Radyo Agila DZEZ 1062 Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Stations sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po si Maricar Velasco. Sa ulo ng mga balita, Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at Visayas uulanin ngayong araw dahil sa binabantayang sama ng panahon at southwesterly wind flow. Kaso ng coronavirus disease sa buong mundo mahigit na sa 7 milyon. Isang kalye sa Navota City isinailalim sa 5 araw na lockdown. Dine-in sa mga restaurants at karinderya papayagan na pagkatapos ng June 15. Anumang uri ng mass gathering sa paggunita ng Araw ng Kalayaan bukas, ipinagbabawal ng Philippine National Police. Sa detalye ng mga balita, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang low pressure area na nasa loob ng bansa na maaaring maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Sa latest weather bulletin ng PAGASA, namataan ng LPA sa layong 110 kilometers northwest ng Borac, Catanduanes o sa layong 65 kilometers east-northeast ng Dayet, Camarines Norte. Dahil dito, asahan ang katamtamang hanggang sa malalakas na pag-ulan ngayong maghapon sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Northern Palawan, kasama ang Calamian at Cuyo Islands, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon at Western Visayas. Ito ay sanhi ng LPA at umiiral na southwesterly wind flow. Inatasa ng Public at Local Disaster Risk and Management Offices na magpatuloy sa monitoring para sa mga updates sa development ng sama ng panahon. Pinag-iingat din sa mga pagbaha at landslides ang mga lugar na prone sa mga ganitong panganib. Hindi rin pinapayagang maglayag sa karagatan ang mga maliliit na sasakyang pandagat dahil sa lagay ng panahon. At dahil sa mga pag-ulan, sinabi ng PAGASA na asahan ang mababang temperatura ngayong araw. Magdamag na nakaranas ng pag-ulan ang Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Ito ay dahil sa binabantayang sama ng panahon. Simula alas 10 kagabi, nagpalabas na ng rainfall advisory ang PAGASA sa Metro Manila at sa mga lalawigan sa Central at Southern Luzon. Panibagong rainfall advisory naman ang ipinalabas ng PAGASA kaninang alas 5 ng umaga kung saan nakasaad na magpapatuloy ang nararanasang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga, Batangas, Bataan, Laguna, Cavite, Quezon at Nueva Ecija. Pinapayuhan ng publiko at ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office na bantayan ang weather condition at mag-antabay sa susunod na abiso na ilalabas ng Weather Bureau. 5 lugar sa bansa ang nakapagtala ng mataas na heat index kahapon June 10. Ayon sa PAGASA, nanguna ang Ekage sa Isabela sa nakapagtala ng maalinsang panahon kung saan pumalo sa 38 degrees Celsius ang temperatura. 36.8 degrees Celsius naman ang naitala sa Kamiling sa Tarlac. 36.5 degrees Celsius sa Naia, Pasay City, 36.4 degrees Celsius sa Tuguegarao City at 36 degrees Celsius sa Hacienda Luisita sa Tarlac. Sa ibang balita, niyanig nag-magnitude 3.7 na lindol ang Batanes. Ayon sa FIVOLX, naitala ang pagyanig sa 68 kilometers southeast ng bayan ng Basco, 5:40 ng madaling araw kanina. May lalim na 3 kilometers at tectonic ang origin ng pagyanig. Samantala, niyanig din naman ng magnitude 3.0 na lindol ang lalawigan ng Lanao del Sur. Ayon sa FIVOLX, naitala ang pagyanig sa 2 kilometers northeast ng bayan ng Wau al 7:28 kaninang umaga. May lalim na 5 kilometers at tectonic ang origin ng pagyanig. Wala namang naitalang pagkasira sa mga ari-arian, intensities at aftershocks mula sa dalawang pagyanig. Pumalo na sa 7,294,130 ang COVID cases mula sa 106 na bansa at teritoryo.
Batay sa datos ng Agence France-Presse, umakyat na rin sa 412,926 ang namamatay dahil sa sakit. Ang Estados Unidos ang nananatiling nangunguna o worst hit country na mayroong 112,402 deaths, sinunda ng Britanya na may 38,406 deaths, Italy ang pumangatlo na may 34,114 deaths, at France na may 29,139 deaths. Nakapagtala ang Department of Foreign Affairs ng karagdagang 12 COVID-19 cases sa mga overseas Filipinos. Sinabi ng DFA na dahil sa kumpirmasyon ng mga bagong kaso, ang bilang ng COVID-19 cases sa mga Filipino sa abroad ay umakyat na sa 5,401. Ayon sa DFA, na itala naman sa 2,295 ang bilang ng mga gumaling sa sakit, habang ang mga sumasailalim sa treatment ay umabot sa 2,726. Naitala naman sa 380 ang bilang ng mga namatay sa COVID-19. Ayon sa DFA, sa kabila ng corrected total, lumitaw sa regional comparative data na ang Middle East ang patuloy na may pinakamataas na bilang ng COVID-19 cases, recovered cases at cases under treatment. Sinabi ng DFA na ang Amerika pa rin ang may pinakamataas na bilang ng namatay na nasa 153 na sinundan ng Middle East na may 134. Anim na opisyal at tauhan ng Philippine Overseas Labor Office sa Riyadh ang nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay Labor Attach na Sir Mustafa, isinailalim sa COVID test ang 37 Polo personnel matapos matuklasan na dalawa sa kanilang tauhan pala ang infected ng virus. Dahil dito, sinabi ni Mustafa na epektibo sa Linggo, June 14, ang pansamantalang tigil muna ang operasyon ng Polo sa Riyadh. Maaari namang anyang makipag-ugnayan ang mga OFW sa Riyadh sa tanggapan ng Polo sa pamamagitan ng kanilang hotline dahil naka-work from home naman ang kanilang mga tauhan. Layon anya ng temporary suspension ng operasyon na makapagsagawa ng disinfection operations sa kanilang tanggapan. Maglalabas na lang umano ang Polo ng anunsyo kung kailan sila muling magbabalik operasyon. NCR at Cebu nananatili pa ring main battleground ng COVID-19. Maraming lugar sa bansa nanalo na sa laban sa COVID-19 ayon sa isang UP expert. Si Eagle News reporter Madeline Villar Muratilio sa detalye. Mads? Maraming lungsod na kasama sa general community quarantine ang nanalo na sa laban sa COVID-19. Itong inihayag ni Professor Guido David na bahagi ng UP Octa Research Team sa isang virtual press conference. Gayun man ayon kay David, batay sa kanilang mga ginagawang pag-aaral, nananatili pa rin main battleground ng COVID-19 ang National Capital Region at Cebu. Ang iba pang lugar maliban sa NCR at Cebu ay nananalo na anya laban sa COVID. Maging ang Davao anya ay bumubuti na rin ang COVID situation. Habang sa iba pang lugar kagaya ng Bataan, Cavite, Laguna at Batangas ay may mga manglanila na lamang na COVID cases ang naitatala. Batay sa datos sa mga inire-report na COVID cases ng Department of Health kada araw, ang karamihan ng kaso mula Region 7 ay nagmula sa Cebu. Kaugnay nito, sinabi naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na pinaplansya na nila ang pagpasok sa isang partnership sa University of the Philippines upang makatuwang sa data analyzation ng COVID-19 cases sa bansa. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. Nasa 2,488 na ang bilang ng COVID positive cases sa lungsod ng Quezon. Ayon sa Department of Health o DOH, mula sa nasabing bilang, 2,390 rito ang may kumpletong address sa Quezon City. Habang umabot naman sa 2,322 ang kumpirmado ng Epidemiology and Disease Surveillance Unit ng Quezon City. Ang datos mula sa DOH ay dumadaan sa validation ng CESU Health Center staff at mga opisyal ng barangay para masigurong sila ay residente ng Quezon City. Posibleng magbago pa ang bilang ng mga kaso sa lungsod dahil na rin sa isinasagawang community-based testing. Isinailalim na sa lockdown ang H. Monroy Street sa Barangay Navotas West. Ayon sa City Public Information Office, ito ay dahil umabot na sa 14 ang nagpositibo sa COVID-19 sa nasabing lugar. Sa inisyal na investigasyon na pag-alaman na sa 14 na nagpositibo, 10 dito ang magkakapamilya at dumalo sa isang selebrasyon noong May 19.
Ayon kay Navotan City Mayor Toby Tiangco, masusi na itong pinaiimbestigahan lalo na't nasa ilalim pa ng MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine ang panahong iyon kaya bawal pa ang anumang pagtitipon. Matatandaan kung makailan na ay 13 magkakapamilya rin ang nagpositibo sa Barangay Sipak, Barangay NBBS, Dagat-Dagatan at Barangay NBBS Kaunlaran. Sa ilalim anya ng lockdown, hindi maaaring lumabas maliban sa mga frontliners o essential workers na exempted ng Interagency Task Force tulad ng mga nagtatrabaho sa Navotas Fishport Complex o kung may medical emergency. Ang mga residenteng lalabas ng kanilang tahanan ay dapat nakusuot ng mask na natatakpan ng ilong at bibig, sumusunod sa 1-2 meters physical distancing, iiwas na makipagkumpulan at parating maghuhugas ng kamay. Para sa mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente tulad ng pagkain, sinabi ni Mayor Tiangco na ang Barangay Navotas West ang mamamahagi nito sa mga bahay-bahay. Sinimulang ipatupad ang lockdown kaninang 5:01 ng umaga at magtatapos sa June 15, 2020, 11:59 ng gabi. Mga halamang lagundi at tawa-tawa pinag-aaralan bilang potensyal na panlaban sa COVID-19. Si Eagle News reporter Bel Surara sa detalye. Bel? Pinag-aaralan ng Department of Science and Technology o DOST ang iba't ibang halamang gamot na maaaring gawing panlaban sa COVID-19. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, bukod sa virgin coconut oil, pinag-aaralan ng mga siyentista at researchers ang potensyal ng lagundi at tawa-tawa. Sasailalim-an niya sa mga in vitro trials sa laboratorio sa Singapore kung saan ang mga aktibong sangkap ng lagundi at tawa-tawa ay susubuking pangontra sa virus na sanhi ng COVID-19. Sabi pa ni De La Peña, parehong may antiviral properties ang lagundi at tawa-tawa, kaya naaprubahan bilang gamot sa ubo ang lagundi at aprobadong health supplement naman ang tawa-tawa sa dengue. Kailangan rin anyang gamitin ang mayamang biodiversity ng bansa kung kaya't sinusuportahan ng DOST ang lahat ng pag-aaral para matuklasan ang gamot sa iba't ibang karamdaman, hindi lamang sa COVID-19. Para sa Eagle News, Bel Surara will lead an interesting times. Magbabalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Patindi ng patindi at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng galing ng ating mga TNG aspirants. Abangan ng kanilang performances sa pinakamalaking talent competition sa buong bansa, Tagisan ng Galing. This program is presented by SMC Infrastructure, Building a Better World. Sandvik Sugar-Free White Coffee, puno ng white coffee taste. Without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandvik Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved NutriChoice, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa NutriChoice. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na number one ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate NEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico.
in participation with Greater Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matinco, R Square Variables Incorporated, CompuZel Computer Services, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy, pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San May Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San May Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. To date, SMC Infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa NutriChunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employers na dapat tumanggap ng double pay ang mga manggagawang papasok sa Biyernes, June 12. Sa inilabas na labor advisory ng kagawaran na pirmado ni Labor Secretary Silvestre Bello III, nakasaad na ang June 12 na araw ng kalayaan ay isang regular holiday. Ayon sa DOLE, kung ang isang empleyado ay hindi papasok sa nasabing araw, siya ay dapat pa rin tumanggap ng 100% ng kanyang arawang sahod. Pero kung ito ay papasok, siya ay dapat na tumanggap ng 200% ng kanyang arawang sahod. Kung lalagpas naman sa 8 oras ang trabaho, ay dapat na tumanggap ito ng 30% ng kanyang hourly rate. Kung natapat naman ito sa day off ng isang empleyado at pumasok pa rin siya sa trabaho, bukod sa 200% ng kanyang daily rate, ay tatanggap pa ito ng 30% ng kanyang hourly rate para sa araw na iyon. Kung lalagpas naman sa 8 oras ang trabaho nito, tatanggap pa siya ng karagdagang 30% ng kanyang hourly rate para sa araw na iyon. Kaugnay nito, nakasaad naman sa nasabing advisory na maaaring hindi muna ibigay ng employer ang holiday pay hanggang sa maging normal na ang operasyon ng negosyo. Ang mga establishments na nagsara o tumigil na ng operasyon sa panahon ng community quarantine ay exempted naman sa pagbabayad ng holiday pay. Anumang uri ng mass gathering sa paggunita sa 122nd na araw ng kalayaan bukas, ipinagbabawal ng Philippine National Police. Si Eagle News reporter Mar Gabriel sa detalye. Mar? Muling nagpaalala ang liderato ng Philippine National Police sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng mass gathering sa paggunita sa 122 taon ng araw ng kalayaan bukas. Partikular na pinalalahanan ni PNP Chief Police General Archie Gamboa ang mga organized group na nagpaplanong magkasa ng kilos protesta. Ayon kay Gamboa, mahigpit nila itong ipatutupad sa buong bansa bukas, maging sa isa sa gawang simpleng selebrasyon sa Rizal Park sa Maynila. Ayon sa General, nag-abiso na rin ang Interagency Task Force on COVID-19 na 10 tao lang ang papayagang dumalo sa idaraos na programa sa Rizal Park bilang pagtugon sa protocol sa ilalim ng general community quarantine. Ang PNP naman magsasagawa bukas ng sabayang flag raising ceremony sa Campo Crame at sa lahat ng kanilang regional office sa buong bansa kung saan limitado lang din ang bilang ng mga dadalo. Ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay Kalayaan 2020 towards a free, united, and safe nation. Para sa Eagle News,
Mar Gabriel, we live in interesting times. Pinagpapaliwanag ng Energy Regulatory Commission ang Meralco dahil sa paglabag sa mga guidelines na ipinatutupad ngayong panahon ng quarantine. Kahapon, nagpalabas na ng show cause order ang ERC laban sa power distributor upang magbigay ng pahayag o paliwanag sa loob ng 10 araw. Ayon kay ERC Chair and CEO Agnes Devanadera, isa sa mga nilabag na guidelines ng Meralco ay ang hindi pagtupad sa tamang amortization payment para sa billing ng Abril na dapat sana ay hatiin sa 4 na installment. Maliban dito, dapat itong simulang bayaran kapag natapos na ang lockdown. Ang paglabag anya ng Meralco sa guidelines ay nagdulot ng karagdagang pasanin sa mga kanilang mga customers sa panahon ng public health emergency. Tiniyak ng Maynilad na hindi nila puputulan ng supply ng tubig ang kanilang customers na hindi nakapagbayad ng bill kasabay ng pagpapatupad ng enhanced community quarantine. Ayon sa Maynilad, magpapadala muna sila ng disconnection notice. Tatagal naman ang 1 linggo pagkatapos matanggap ang disconnection notice upang magkaroon ang mga customers ng sapat na panahon na magtungo sa payment center o kaya ay makapagbayad sa pamamagitan ng online payment. Binigyang diin pa ng Maynilad na unti-unti ang gagawin nilang paniningil. Mula noong huling pagbasa ng metro hanggang sa buwang ito upang hindi mabigla ang mga kanilang customers. Ipinaalala ng Metro Rail Transit 3 sa mga commuters na limitado ang mga pasahero sa mga tren dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon sa MRT3, bawat train set ay maaari lamang magsakay ng 153 na passengers at bawat train car ay maglalaman ng hanggang 51 people. Sinabi ng MRT3, ito ay bilang tugon sa guidelines ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Inilagay din ang social distancing markers sa bawat platform upang matiyak ang social distancing sa bawat passengers. Sinabi ng MRT3 na lahat ng initiatives na ito ay isinagawa upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Sa ibang balita, dine-in sa mga restaurants at karinderya papayagan na sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ pagkatapos ng June 15 ayon sa IATF. Si Eagle News reporter Vic Sumintak sa detalye. Papayagan na ang dine-in sa mga restaurant at mga karinderya sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ simula June 16. Sinabi ni Trade Secretary Mon Lopez na ito ang napagkasunduan sa huling meeting ng Interagency Task Force for the Management of the Emerging Infectious Diseases o IATF. Ayon kay Lopez, magiging limitado lamang sa 30% ng mga karaniwang customers ang papayagang kakain sa loob ng isang restaurant kumpara sa 50% sa mga lugar na nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine o MGCQ. Inihayag ni Lopez na noong 1 linggo pa nagbigay ng health protocols at guidelines ang IATF sa mga may-ari ng restaurant para makapaghanda bago muling magbukas at payagan ang dine-in. Niliwanag ni Lopez kabilang dito ang pagkakaroon ng 1/2 metro sa pagitan ng mga mesa, paglalagay ng acrylic o glass dividers sa mga customers, cashless o no-contact payments, pagpapanatili sa kalinisan ng mga staff at customers sa pamagitan ng mga hand washing at sanitation area. Nagbabala naman si Lopez na magsasagawang DTI ng mga inspeksyon sa mga restaurant at agad ipasasara kung hindi sumusunod sa mga inilabas na standard health protocols. Batay sa report, pag-uusapan pa sa muling pagpupulong ng IATF kung ilalagay na sa MGCQ ang Metro Manila na kasalukuyang nasa ilalim ng GCQ hanggang June 15. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Department of Education o DepEd magsusumite ng pinal na rekomendasyon sa IATF sa paraan ng pagsasagawa ng klase sa July 15. Si Eagle News reporter Mayan Corvera sa detalye. Mayan? Si pauubayan ng Department of Education ay Pangulong Duterte ang pinanahabang kung papayagan ng face-to-face class sa mga lugar na walang kaso ng COVID-19. Sa Diligan at Committee on Basic Education,
na education na pinamunuan, hindi sa Sovin Italian, dinamin ni Education Secretary General Biones na i-consider nila ang face-to-face learning, pero dito sa July 15. Sa kanila raw kasing initial assessment, may 25 mga probinsya na ang mababa, walang kaso at maganda ang progress ng pagtugon laban sa COVID. Magsusumitian na sila ng rekomendasyon sa Interagency Task Force sa July 15 batay sa kanilang gagawing final assessment. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Briones. Who have been progressing very well in their anti-COVID efforts. But we also are agreed that we have to comply with the minimum standards of the Department of Health on face-to-face learning, and this would be the social distance, which means reconfiguration of the classrooms. This would mean also availability of first aid clinics, PPE, and also all the requirements of the Department of Health in addition to these other factors. Samantala, umapila ang Council of Private Educational Association sa gobyerno na ikonsidera rin ang sitwasyon ng mga pribado at maliliit na learning institution. Sinabi ni Attorney Joseph Noel Estrada, Managing Director ng COCOPEA, na hanggang ngayon 80% ng mga guro sa mga pribadong eskwelahan ang hindi nabigyan ng sweldo mula ng magpatupad ng lockdown, particular na sa Metro Manila. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting time. Namahagi ang lokal na pamahalaan ng Binyan City sa Laguna ng mga laptops at smart TV sa mga guro sa mga pampublikong paaralan para magamit sa online classes. Ayon sa Binyan City LGU, kabuang 151 laptops at 275-inch smart TVs ang ibinigay sa mga public school teachers sa lungsod. Sinabi ng city government na bago pa man ang COVID-19 pandemic ay nasimulan na ang proyekto. Inumpisahan na rin ang paglalatag ng fiber optics sa lahat ng strategic places at mga city government facilities sa Binyan para sa internet connection, teleconferencing at virtual classes. Ayon sa lokal na pamahalaan, sa pamamagitan ng fiber optics connection ay pwedeng makapag-lecture ang isang guro sa paaralan gamit ang fiber optic connection at mapapanood at mapapakinggan ng ibang mag-aaral na nasa iba pang eskwelahan sa mga smart TVs. Pero dahil sa COVID-19, kanselado ang face-to-face classes. Magagamit naman ng mga guro ang mga laptops na ipinamigay para sa online classes, modules at distance learning. Gagamitin din ng mga local radio station nila na 87.9 Radyo Binyan para sa information dissemination, radio classes at modules para sa mga mag-aaral. Petisyon ng ABS-CBN laban sa cease and desist order ng National Telecommunications Commission muling tatalakayin ng Korte Suprema sa July 13. Si Eagle News reporter Moira Encina sa detalye. Moira? Sa susunod na buwan pa, muling maisasalang sa deliberasyon ng Korte Suprema ang petisyon ng ABS-CBN laban sa cease and desist order ng National Telecommunications Commission o NTC. Sa CJ Meets the Press Online, inihayag ni Chief Justice Asada Peralta na nasa agenda ng Supreme Court en banc sa kanilang sesyon sa July 13, ang hiling na TRO ng Media Network laban sa kautusan ng NTC. Ayon kay Peralta, hinintay na muna nila ang lahat ng mga komento ng mga partido sa kaso. Sinabi pa ni Peralta na walang katiyakan kung sa nasabing petsa ay napagabotohan na ang hirit ng ABS-CBN na paulambisa at ipahinto ang utos ng NTC na itigil ang kanilang broadcast operations. Mahigit isang buwan nang wala sa ere ang radyo at television ng ABS-CBN mula noong May 5 nang ilabas ng NTC ang CBO dahil sa kawalan ng prangkisa mula sa Kongreso. Sa kanilang petisyon, iginit ang ABS-CBN na nalabag ang kanilang right equal protection at due process. Paglabag din daw sa right to public information at pagsitil sa kalayaan sa pamamahayag ang CBO. Milyon-milyon piso rin daw nakita sa advertisement ang nawawala sa ABS-CBN mula nang sila ay mag-off-air na pwede magdulot para matanggal daw ang magtanggal sila ng empleyado at magbawas ng mga benepisyo. Ikinatira naman ng NTC sa magitan ng USG sa kanilang komento na may kapangyarihan ito na nagpapigil ng broadcasting operations kapag walang prangkisa mula sa Kongreso ang media company. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in the same time.
Inang kongresista, hiniling kay Pangulong Duterte na i-veto ang anti-terrorism bill. Si Eagle News reporter Eden Santos sa detalye. Eden? Umapila kay Pangulong Rodrigo Duterte si Agusan del Norte 1st District Representative Lawrence Fortune na i-veto ang anti-terrorism bill. Ayon kay Fortune, naniniwala siya na maging ang mga kasamahan niya sa Kamara ay welcome sa kanila ang pag-veto sa anti-terrorism bill ni Pangulong Duterte. Dapat din umanong ikonsidera ng Pangulo ang opinyon ng mga eksperto at sentimiento ng publiko, bunsod na rin ng ilang probisyon ng bill na sinasabing unconstitutional. Anya, bagaman sinusuportahan nilang kampanya laban sa terorismo at palakasin ang ating defense at law enforcement agencies, subalit batay sa konstitusyon ay kailangan na protektahan pa rin ang political rights at kalayaan ng mga tao. Una rito, kinumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque na natanggap na ito ng Malacanang at pinag-aaralan na ng legal office. Sinabi ni Roque na malalaman sa loob ng 30 araw kung ano ang magiging aksyon ng Pangulo. Ang anti-terrorism bill ay maaari umanong pirmahan ng Pangulo o kaya ay hayaan lang ito hanggang mag-lapse into law o pwede rin naman niyang i-veto. Binigyan din ni Fortune na sakaling i-veto ng Pangulo ang bill, maaaring bumalangkas muli ng bagong version ng Kamara sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa Hulyo pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitan abroad. Inanunsyo ng Austria na bubuksan na ang kanilang borders sa Italy mula Hunyo 16 at papayagan ng makapasok sa kanilang bansa ang mga travelers mula sa iba pang bansa sa Europa. Noong nakalipas na linggo ay niluwagan na ng Austria ang restrictions sa pagbiyahe sa ilang karatig bansa pero hindi pa isinama noon ang Italy na isa sa mga bansang malalang tinamaan ng coronavirus pandemic. Sinabi ni Austrian Foreign Minister Alexander Schallenberg na bubuksan na nila ang kanilang border at maaari nang bumiyahe patungong Italy, Greece, Croatia at iba pang bansa. Anya, simula sa Hunyo 16 ay papayagan ng makapasok sa kanilang bansa ang mga travelers mula sa 31 bansa na walang restrictions. Gayunman, hindi pa rin pinapayagang makapasok sa kanilang bansa ang mga nagmumula sa Sweden, Spain, Portugal at United Kingdom. Grenzen auf. Ja, Reisen nach Italien, nach Griechenland, nach Kroatien zum Beispiel werden möglich. Ja. Sinusubukan na ng Taiwan ang kanilang pinakabagong domestically produced advanced jet trainer. Tinawag ito ng Taiwan na Yung Yin o Brave Eagle. Sa video na inilabas ng Ministry of National Defense ng Taiwan, makikita ang pag-take-off at paglapag ng bagong jet na isinasagawang unang test flight sa Taichung Air Base. Ang bagong jet ay bahagi ng pagsisikap ng Taiwan na mapalakas pa ang kanilang defense capability. At yan ang kabuuan ng ating mga balita. Sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Servers, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times. Susunod na ang Letters and Music dito sa Net 25 at Now and Then kasama si Julie Fernando sa Radyo Aguila. Sumayin niyo ang mga balitang kinara, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Aguila Balita! Ang COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na sanhi ng bagong coronavirus na ngayon palang nakita sa mga tao. Ito ay pangunahing na ikakalat ng tao sa pamamagitan ng mga droplet mula sa taong may sakit kapag siya ay magsasalita.